Sandro, pag-uusapan natin ito nga, alam naman natin na sunod-sunod yung mga kalamidad na nangyayari sa atin. At ito, kung iisipin natin, noong 2009, binigla tayo ng bagyong Ondoy. Nasaan ka nung time na yon? Well, actually, ako injured ako. Pilay ako nun eh. So, hindi talaga ako makalabas ng bahay. So, I was just stuck at home. Tapos pagbukas ko nga ng TV, nakita ko na yung mga reports na lumalabas sa news ay... And pagsilip ko rin sa harap ng bahay namin na never kami binabaha. Sabi ko, kung sa amin bumaha na, ibig sabihin dun sa mga more flood-prone areas, I'm sure mas malala na. Actually, ako nung time na nagtitaping ako, at talagang wala akong alam dahil nasa loob lang kami ng studio. Mm-hmm. Hanggat nag-send yung kaibigan ko, si Christine Reyes, ng kanyang picture na nasa bubong na siya sa akin, nag-MMS siya. So doon, nagulat ako, natakot na ako. So, grabe yung nangyari nga, trahedyang ito. Kaya naman, para pag-usapan po natin, magbalik tanaw at alamin ang mga aral na ating natutunan tungkol nga dito sa Bagyong Ondoy. Makakasama po natin this morning ating very special guest, si Vice Mayor Jose Fabian Cadiz ng Marikina City. Good morning! Good morning, Sandro. It's nice to be here in your channel. Yes. Sir, siguro maganda pong dahil alam natin na yung na-experience po ng mga naging biktima ng Yolanda ay na-experience din kumbaga ng mga taga Marikina dahil sa pananalasa ni Ondoy. Pero sir, siguro maganda po maikwento nyo ang inyong personal experience bilang isang mamamayan ng Marikina City. Actually, ganito po, no? Unang-una, kami po ay nakikiramay sa mga taga Leyte at Samar dahil nga ho doon sa tindi ng na ka-apekto sa kanila ng Landa. At kami po ni Mayor Del ay nakikiisa sa mga kapatid natin doon po sa Visayas. At ang lungsod ng Marikina ay nag-aproba po kami ng financial assistance para po sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. At nung nakaraan, a week ago, I was there in Samar. I led a convoy from Marikina and we joined the MMDA convoy. At talaga namang first hand, nakita po namin what happened in the Visayas area was even worse than what happened in Ondoy 4 years ago. Yes. At talagang ang masasabi ko, it was really a very catastrophic event. It was even more severe as compared to Ondoy. Mm-hmm. Pero alam naman po natin na prone talaga yung bansa natin sa mga ganitong klase ng kalamidad. Ano siguro yung maibabahagi natin na lesson dun sa mga viewers natin kapag may mga ganitong uri? Siguro kung paano tayo magpe-prepare dapat? In fact, ang Pilipinas was rated as the third most prone country. Yes. When it comes to calamities. Mm-hmm. Ang siguro ang nakakalamang lang sa atin yung maliliit na nations na si Vanuatu at si Tonga. Napakaliit lang yan, nasa gitnang Pasipiko. By the way, doon ang galing si Yolanda. Mm-hmm. Doon sa area na yan. And dito po sa Marikina, Mayor Del has a very comprehensive program when it comes to preparedness, when it comes to mitigating and preventing ang mga dagok ng mga kalamidad. In fact, sa Marikina po, ang una naming ginawa, we train the community to be resilient. So, pagka dun sa Marikina, pagka may nagbabanyang delikado sa pamamagitan ng pagtaas ng tubig o kaya malakas ng ulan, malakas na hangin, meron kami mga alarm system doon, katulad ng mga sirens, na kung saan ito'y sinisindi namin. Pagka alam namin na tumataas ng ilong Marikina. So yung mga alert system na rin tayo. At sa mga alert system na yan, alam ng taong bayan kung kailan lilikas. Pero may mga matitigas pa rin po ba, mga ulo na tumitira pa rin po dun sa mga bawal pa rin pong tira? Well, actually, doon po sa lungsod ng Marikina, we strictly follow 6 meters easement from the middle of the river, 96 meters on both sides, bawal maglagay ng tirahan dyan. So, very strict kami dyan. Wala na matitigas ng ulo sa Marikina. Even in creeks, in small waterways, meron po kaming sinusunod na ordinansa na kung saan 3 meters from the side of the creeks, bawal ang anumang istruktura. Kaya ginagawa po namin ito dahil during times of heavy rains, pagka namamaga ang ilog, ibig sabihin nag-expand ang ilog, meron siyang hingahan.
hindi katulad na kung saan ay built up yung both sides ng river o ng isang waterway. Pagka yan ay namamaga, ang pagmaga niyang pataas. Kaya babaen. Mm. Samantalang sa amin, ang pagmamaga ng ilog, sideways. Palapad. Oh. Mm-hmm. Palapad. So hindi masyadong tumataas ang ilog Marikina at this time. Yes, pero ito din, makita naman natin na kumbaga ang Marikina ay talagang natuto sa nangyari after Ondoy. Kasi alam nating na-experience nga nila yung mga habagat na dumaan na like the previous years. And sir, magandang ma-report natin na kumbaga natuto nga kayo pa-implement kayo ng mga bagong programa at nagkaroon kayo ng zero casualties for the past habagat. Yes, that's true, Sandro. Even the worst of habagat nung a year ago, remember nung August. Na parang 1.5 na lang yung difference niya from Ondoy sa water level. 1.5 meters lang ang taas ng Ondoy noon. So, yung area na Marikina which was flooded is the same almost as compared to Ondoy. Mm-hmm. Pero nung panahon na yun, walang namatay. Though, binaha pa rin ang aming lungsod dahil nga tumaas ng sobra ang ilog Marikina. So, ang ginawa po namin dyan, aside from yung early warning system, yung evacuation, ang ginawa po ng aming mahal na Mayor Del R.D. Guzman ay nilinis po namin ang lahat ng drainages sa aming lungsod. At nagdagdag po kami ng mga canals and drainages again in areas which are easily flooded. Ano ho? At meron po kaming machine, yung vacuum all trucks na umiikot yan sa lungsod ng Marikina. Wala nang ginagawa kundi linisin, declog our drainages. Kaya nga nung nakaraang habagat ngayon, hindi binaha ang Marikina. Hindi binaha ang Provident. Kasi nagdagdag din kami ng mga pumping station doon sa mga easily flooded areas. Ganito, Diane, ano, Sandro. Sa Marikina, hindi kayo babahain hanggat tumaas ng sobrang Marikina River. Remember, nung nakaraang habagat lang, several months ago, buong Metro Manila binabaha, pero tahimik ang Marikina. Malungkot ang Marikina pagka pag-uusapan yung sa mga reporters, di ba? Yes. Ang Marikina, napakatahimik nung panahon na yon. At ang binabaha, yung ibang parte ng Metro Manila, yung mga karatig lugar ng Marikina, Cavite, Laguna, Zambales, Bataan, Bulacan, pero Marikina was not in the news. Kasi hindi na nga binaha ang Marikina. Yes. Okay. At ngayon, sa kasalukuyan, ay may darating na dredger. Yes. Parang palalimin ng ilog Marikina. Pero ito, Vice Mayor, di ito talaga connected dun sa bagyo. Pero napapaisip lang ako since calamity pa rin naman siya. Kasi according to FEVOCS, hinug na raw po. Anytime we can experience 7.2 magnitude earthquake at hinug na ang West Valley Fault Line. Ano pong kahandaan ang ginagawa ng Marikina City? We are very conscious of the fact that the West Valley Fault Line ay dumadaan niya sa gilid ng lungsod ng Marikina. Yes. Hindi naman sa gitna eh. Mm. In fact, West Valley Fault Line ay mula sa may parteng Bulacan papuntang Batangas area. Mahaba ho siya, no? Yes. And it runs right across the middle of Metro Manila. At noon pa man, naghahanda na po kami. Ang number one na ginagawa po namin, we do regular earthquake drills. Sa mga lugar na pinupuntahan ng tao, like schools, malls, at other areas, offices, meron kaming regular earthquake drills na ginagawa. Again, this to make the communities resilient, ano? Pagpapatibay ng response ng aming mga kababayan to any kinds of calamities like earthquakes. Pangalawa, we follow closely what is in the building code. Na kailangan ang building should be strong enough to withstand a 7.2 Richter scale in magnitude earthquake. At syempre, bawal po namin na on both sides of an identified earthquake fault, 5 meters on both sides, kailangan walang structure na gagawin. So, yun po ang ginagawa po namin ngayon. At hopefully, ano ho, though totoo yung sinayo mo, Diane, it seemed to be na anytime.
Hinog na. Hinog na talaga. Well, eh, sana hindi yung mangyari. Oh, ano, oh. Dahil nga... Marami maapektuhan kasi dadaan din yan sa Quezon City eh. Maski anong paghahanda. Mm. Yes, you can prepare for disaster like that. Talagang may masamang mangyayari. Yes. Remember Japan. Japan is the most prepared nation on earth when it comes to earthquakes, tsunamis, and everything. Mm-mm. Pero ano nangyari? Nung nakaraan, that was in 2011, March 2011, yes. Nangyari yung the Great Northeast Japan Earthquake. Mm-hmm. At maraming napinsala, almost 30,000. Mm-hmm. So, despite the fact na handang-handa sila. Hindi rin talaga natin masabi. Well, at least kahit man lang maibsan natin. At importante, pati yung mga tao, huwag tayong magpapanik. Yun yung importante. Of course, yun ang pinakamandang, pinakamagandang gagawin mo talaga. Malesin. Na maghanda tayo. Kailangan institutionalize ang paghahanda natin led by the government para ma-lessen ang casualties, injuries, saka destruction to properties. Alright. Sir, siguro baka meron kayong message na isipatid sa ating mga kababayan, mga taga Marikina, pati na rin yung mga lugar na apektado nga ng Bagyong Yolanda. At baka meron kayong mga mabigay na tips sa kanila. Like, alam naman natin na sa estado nila ngayon ay kumbaga nasa buhay nila ay medyo depressed. Kung paano po siguro sila makakaahon at maibabalik nila ang kanilang dating buhay? Alam nyo, Zandro, Dayan, ano ho, napakalungkot yung nangyari dun sa Samar, Visaya, Samar, Leyte, Tacloban, Panay Island, Aklan, Coron. Talagang hindi lang naman yung Samar and Leyte na apektuhan. So, the destruction was widespread talaga because of super typhoon Yolanda, the strongest typhoon ever recorded in history, which made the landfall. So kailangan dyan, ano, don't despair, ano, kailangan magkaisa tayo. In of sa harap ng dilubyo, kailangan ang mamayang Pilipino, kailangan tayong maghawak kamay, and we should be united together. At iyan ang isang paraan upang labanan natin ang and we can recover immediately, ano. Kami sa Marikina, yun po ang ginawa namin. And ang ginawa po ng pamalaan ay lahat ng institution sa gobyerno, binuhay namin kaagad. For example, City Hall. City Hall was knocked out for several days, pero binuhay namin kaagad dyan, up and running. Yung mga basic government services, sinigurado namin ay masimulan muli at mapaabot sa mga mamamayan. Health, school, peace and order, electricity, water, shelter, at alam nyo, nakakatuwa ho, ano? Dahil marami pong mga kababayan natin na hindi naman naapektuhan ng Yolanda ay tumutulong. For example, yung Habitat for Humanities, meron pong ino-organize sila na Yolanda Run, na kung saan na ito'y gaganapin ng sa November 24, dito po sa Quezon City Circle, na which will raise funds for shelters sa mga nasa lanta ni Yolanda. Alam naman natin, halos 90% ng kabahayan sa latest summer na tinamaan nung Yolanda, especially in Eastern Samar, Western Samar, Leyte, Biliran, Aklan, ay nasira o kaya naapektuhan. Mm-hmm. Kaya we will join Yolanda Run na organized by Habitat for Humanity saka yung NAPSI, ano ho, National Anti-Poverty Commission to raise funds for shelters sa November 24 pa. Alright. Maraming salamat at talaga naman napakarami natin natutunan sa experience kumbaga ni Vice Mayor pati na rin ng na-experience ng Marikina City at kung gaan na nga sila ka-prepared ngayon as compared to how they were before. Kumbaga, Diane, there's always a lesson to learn and there's always room for us to improve and be more prepared. Yes, and there are so many ways on how we can help. Lalo na dito, nagkalat po kung saan tayo pwede mag-volunteer, magbigay ng tulong. Ano naman po yung at least mag-share tayo ng blessings natin sa mga kababayan natin na Typhoon Yolanda. Yun nga sinabi natin, Sandro, kanina. Perfect way para i-celebrate ang Pasko. Yes, tama yan. Alright. Pwede bang
May last words ba tayo? Sige po, go ahead. Siya nga pala, ang lungsod ng Marikina under the leadership of Mayor Del ay meron po kaming 4,000 sapatos na ipapamahagi doon po sa mga biktima na Typhoon Yolanda na dumarating mula sa Visayas area. Kasi napansin po namin yung mga galing sa Bindamore Air Base yung lumalapag doon. Minsan nakapaan na lang. Kaya gusto po namin na makatulong ang lungsod ng Marikina. What a better way? Ang lungsod ng Marikina is known for its shoes. So magbibigay ho ang lungsod ng Marikina ng 4,000 pairs of shoes para po sa mga Typhoon Yolanda victims. Alright, thank you so much. That was Vice Mayor Cadiz ng Marikina City. Yes, maraming maraming salamat po. Salamat, Vice Mayor, sa inyong panahon. Thank you so much for joining us this morning. Yes. Thank you po. At yan din ang pag-